hayop na yan. Marahawag na! So ayun na nga, 5 online at offline mobile games para sa'yo, part 4. So ayan. Number 5. So una sa listahan natin ay ayan, The Academy. So sakto ito para sa mga mag-o-online or home study dyan, medyo relate kasi ito sa inyo. At ayun lang, so hanggang chapter 3 naman siya. Pero, hayop na yan, may bayad po yung pangalawa at pangatlong chapter, buwakan ng inay na yan. So ayan, at ayun na nga, hugas muna tayo, at ayan, watch out sa mga lodi natin dyan pa, subscribe na din for more kalokohan videos, madaming salamat po. Huwag mong subukan. At ayan, umuulan, so may mga magagandang cutscenes din tayo dito sa game, so marami tayong pagdadaanan na mga ganito. At ayan, natakot sa'yo pare. So ayan at ayun na nga, so ganyan lang mga lodi maggalaw-galaw dito. So sa screen or sa view natin ay naro-rotate naman po natin siya paikot-ikot. Yun nga lang wala na siyang zoom in or zoom out. So pindut lang dito sa kaliwa at ayan. So makikita ninyo dito itong mga quests tsaka yung mga katabi niya. So yung game na ito mga lodi ay may pagka-puzzle type. So medyo masakit ng konti sa ulo itong laruin lalo na kung tulad ko ay tamad kang mag-aral. So ayan na at nagtakbo-takbo na po tayo, yung graphics niya ay maganda naman, experience mo na parang pumapasok ka lang sa school. Tapos ayan, may usap-usap na, so nagke-quest na tayo nito mga lodi, so ang sarap ng unang quest sa atin dito pinapapick up agad tayo ng smart bar, chocolate flavor, at ayan. Nice. So ayan at ayun na nga, so papasok na po tayo sa loob ng school. At ayan, dapat lagi kang present dito. So ayan nang, hayop na yan, kakapasok lang natin ng school tapos may exam na agad, aba naman king ina yan. So ayan na nga, so this game tulad nga po ng sabi ko kanina ay isa rin itong puzzle game. So dahil mag-exam tayo dito, ay kailangan natin umupo talaga, at ayan, at sabi ko nga po kanina dito na medyo masakit sa ulo itong laro na ito, ayan. Number 4. So ito naman po nga ang sumunod sa ating listahan, isang offline game na Baril-Barilan, Dead Zone Wave. So may apat tayong option, so tignan natin itong loadout at ayan po. So dito ay makikita din natin yung mga baril na pwede pa natin na makuha or magamit pag may pera na tayong pambili. So hindi na natin masyado pang titignan yung ibang mga pindut-pindut dito kasi mabibwisit ka lang lalo na kung makikita mo ito. Pero okay lang, may libre naman po, manood ka lang ng mga ads, ayan. Mayroon tayong mga 6 na mga campaigns tapos 3 difficulties, at ayan. So ayun na nga ang tunog ng granada, at okay na rin yung graphics niya, not bad para sa 400 MB, tapos nakakagalaw din naman tayo guys freely, hindi tulad sa iba na nakatayo ka lang. Tapos baril-baril. At ayan na nga at may barrier mga lodi. So para makamove ka po dyan sa may barrier ay ayan, kailangan ay tapusin mo lang yung stage na yan. Kada stage na matatapos mo ay lalaki yung lugar sa mapa na magagalawan mo. So kung kanina ay may harang or barrier pa dyan, ngayon ay wala na pero doon sa unahan ay meron. Ayan mga lodi, puntahan nga natin, at ayan, so kada wave na matatapos natin, lalaki yung magagalawan natin. So kung makaka-headshot ka, ay ayan, at may extra points ka, so ayun na nga. Number 3. So ito naman, Outlander, so this time, ay online game naman tayo, so ang game na ito ay isang uri ng survival game. So diretsong lalaki na agad, nakakagising yung gamit po natin dito, tapos ayan, may cellphone tayo na basag.
May tumatawag sa atin pero wala naman daw signal. Aba naman, what the fuck is this? King ina yan, sagutin nga natin. Oh wow. Edi wow. So ayun na nga. So isa palang buwakan ng ina yung tumawag sa atin. So dito ganyang yung view niya, naro-rotate naman pero wala na namang zoom in at zoom out. So dito dapat masipag ka magpulot-pulot, wala pa tayong weapon so magsuntok-suntok lang muna tayo. So ito sampulan natin, tadyakan natin ang malupit. Wala awat ha! So ayan, at ayun na nga, so dahil dyan ay nagkagalpihan na. At ayan, natigok ang animal, so may loots or rewards tayo pag nakakapatay tayo ng mga buwakan ng ina. So sa mga loots na yan ay nakakagawa or build po tayo ng mga tulad nito. Ayan, yung weapon natin so dahil dyan ay makakapagtabas na din tayo ng mga puno. Tapos ayan, natanggal na natin yung harang para makapag-explore tayo sa buong mapa. Tapos papipiliin tayo kung run or walk. Syempre sa run na tayo, kailangan nga lang ng energy. So ayan na nga, so dapat mahilig at madiskarte tayo sa paglo-loots dahil napakadami ng kailangan natin i-build dito para makasurvive tayo. King ina ang dami nito, hindi ko kaya ipaliwanag itong lahat dito, so kayo na bahala kumalkal nito. Gusto ko yung beach, ang ganda kaso bawal maligo. Sipag lang sa pag-iipon ng mga pangcraft dito. Tapos sipag sa pagpatay sa mga buwakan ng ina para makapag-build ka ng mga kailangan mo para makasurvive. So ayan nga. Pero, nasa sayo naman kung anong diskarte gagawin mo, pwedeng makipag-friendship ka sa kanila or patayan. Number 2. So ito naman ang sumunod, isang online RPG, Eternal S. So ayun na nga, at online game talaga ito, tapos medyo magaan lang naman siya. Input ka agad tayo ng pangalan. At ayan, so Korean pala yung origin nitong game at naka-English language lang. Tapos ayan, so naka-warrior na agad tayo na lalaki, at fixed gender lang po siya. Tapos pag pinindot natin ang plus sign, ay ayan so may extra pa pong character na magagawa pero may bayad, hayop na yan king ina. Pero may mga ayuda naman din tayo dito, huwag mag-alala, also manood lang kayo ng madaming ads kung gusto ninyo ng mas madaming ayuda. So ayan, at nasa loob na tayo, aba at sinalubong din agad tayo ng auto-attack. At ayan na nga, so may auto-attack sila dito. Tapos ayan, sa view or camera naman mga lodi ay may dalawang zoom mode lang po siya, at hindi na din naro-rotate ang camera. So ayan, ganyan lang siya. So dungeon type siya, sa taas yung bilang ng papatayin, tapos ayan sa gilid yung menu po natin. So ganyan lang yung gameplay niya, parang wave per wave lang siya. So pumunta tayo sa skills, so may active at passive siya, kaso yung level requirements para sa mga next skills ay ang tataas naman, tapos pagdating sa ayuda ayan po, sagana naman po. So ayan, at ayun na nga, also may add stats din tayo dito para pangpatigas, at ayun, also may iba't ibang klase pa tayo ng mga dungeons dito, at syempre dahil online RPG po ito, ay may rankings din dito, so if you want to know more about this game, ay i-download nyo lang ito at nasa description lang po ang link. So ayun na nga. Number 1. At ayan, at sa wakas, itong panghuli ay ang Gun and Spurs 2. Grabe yung gun lang nito, nasa 200 MB lang. So this is a offline game na parang GTA at Red Redemption na pinagsama. Medyo okay na din yung graphics niya para sa 200 MB. So sa halip na kotse e kabayo yung sasakyan natin dito. Yung mapa nila parang GTA lang. Yung camera view ayan, naikot-ikot naman pero wala nang zoom in. Tapos ayan, so may mga quest dito mga lodi tulad nitong training or guide na ito. Also ay nawawanted din tayo dito, tulad doon sa GTA or Red Redemption. So ayan mga lodi, gameplay na lang po. Hanggat sa susunod na video ulit mga lodi, at madaming salamat po sa panonood.